welcome back to my YouTube channel. It's me, Pangs PH, and for today's video, ayun, sasagutin ko yung mga nagbigay ng comments sa previous videos ko regarding sa coffee cart. Kung matatandaan ko is magkano daw yung mga gamit and yung cart. So, the cart itself is 10 to 15,000. Itong cart pala sa pagpapagawa ng cart, hindi siya biro kasi bakal yung ginamit, bakal to, bakal. And mahal talaga guys, totoo lang, mahal talaga yung pagpapagawa ng cart. And nagpapintura pa kami ng cart, which is nasa 2,000 pesos kasi artist talaga yung pinili namin ng mural na to. And sa gamit naman guys, advice ko lang sa inyo is hindi nyo kailangan ng sobrang mamahaling gamit para makapagbuo ng ganitong coffee cart. Kailangan nyo lang ng sipag at syaga para makahanap ng quality at affordable na mga equipment. So, yung grinder ko, napili ko lang 1,700 pesos sa Shopee. Sorry guys, masyadong maingay dito kasi nadadaanan talaga ng tao. Ayan. 1,700 pesos. And kailangan nyo maging mapusisi talaga sa pagpili ng gamit. Kasi, ayun, sa case ko, wala akong ganun kalaking pera para isang bagsakan yung pagbili ng gamit. So, talagang kinunti-konti namin. Kinunti-konti ko yung pagbili. And talagang naging wise ako guys sa pagbili ng mga gamit. Kasi hindi biro yung bumili ng pera na pinaghirapan mo. So, ayun. Embrace nyo lang guys na huwag nyo mamadaliin. Yun lang tip ko sa inyo. Huwag nyo siya mamadaliin. Huwag kayo mangungutang. Ayun, huwag kayo mangungutang. As much as possible, huwag nyo iutang yung pagbili ng gamit. So, mas masaya kapag inipunan at pinaghirapan nyo. And second, yung nagastos namin sa mga gamit is siguro mga 20,000. 20,000 plus yung mga ingredients nasa siguro 5,000. Yung una pa lang yun na, yung initial namin is siguro mga 25,000 pesos plus yung cart, nasa 35,000 pesos. Ayun lang guys. So, ito, meron yung 1,500 ko dati, binili ko ng tatlong coffee press. So, ito yung isa na ginagamit namin. Ito, malaki to. And, ito guys, lahat ng gamit ko dito is siya from Shopee lang. Ito ang mga gamit. Itong lagay namin. Ito, holder nito. Shopee lang to guys. So, makakita nyo siya sa Shopee. Leave kayo ng comment kung gusto nyo ilagay ko yung link ng sa Shopee. Yan, ito, mga gamit namin. Lahat lang to Shopee, pero naging matyaga lang talaga ako. Mabusisi ako sa pagpili ng mga bibilhin ko. So, ayun. Tapos, may speaker din kami dito para at least hindi mabore yung mga bibili and para makapag-enjoy sila ng music. Tapos, may logo ako dito, guys. Papakita ko sa inyo mamaya. Or dito na lang sa gilid. Yung logo namin is 4,000 pesos. Malaki na siya, guys. Yung parang pangpindahan talaga. Yung logo. Hindi naman na-expect na ganun siya kalaki. So, pero sobrang worth it niya kasi maganda talaga siya. Maganda siya. Tapos, ito guys, itong mga pump-pumps na to, 80 pesos lang to sa Shopee. Tama ba? 87 pesos ato to, 67. And tingnan nyo guys, meron na siyang, ito, oh. Hindi ko kasi pinapakita yung ginagamit ko mga ingredients. Kasi gusto ko mag-focus sila, hindi mag-focus yung customer ko sa kung ano yung ginagamit kong ingredients or syrup. Mag-focus sila dun sa quality and sa taste na sa kanila at na-experience nila sa coffee namin. So, ayun. Iyan guys, hindi ko pinapakita. So, yung hazelnut ko, ganito na lang. Kasi, mas maganda na parang secret lang. So, yung lights, mas maganda kapag personal nyo siyang i-pick, personal nyo siyang bilhin. Kasi yung sa akin, hindi ko na siya mapapalitan, hindi ko na mabibili yung bulb kasi marami yung napundi. Ayun, marami siya napundi. And nagpa-plano ako na bumili na lang dito sa amin, or sa Legazpi, na mga lights. Para at least kapag napundi yung isa, yung lima, yung dalawa, makakabili pa ako. Kailangan din, kailangan maging maingay ka din sa gamit, syempre, kasi hindi biro yung pera na pinaghirapan mo para kaipo ng gamit. Yan, may isa pang question sa akin. So, hindi siya ng tip regarding daw dun sa ice niya kapag nag-blend siya ng frappuccino or fraps. Kasi daw namumumo daw yung yellow. So, for me, first, kailangan mo bumili ng magandang
klase ng blender. So, mas maganda kapag heavy duty yung blender na ginagamit nyo. Second, for me, pangit or hindi ko ma-advise yung ice tubes. Yung malalaking... Ayun guys, hindi ko ma-advise yung ice tube. YouTube ice guys, yung bilog, yung may butas sa gitna. Kasi, based on my own experience, matigas talaga siya. Tapos na, nag-leave siya ng mga bumuo na yellow sa blender. And yung ma-advise ko is yung cube ice. Yung cube, yung square na ice. And may standard din siya guys na parang measure ng ice. Or kayo bahala kung ano yung parang mas maganda dun sa blender nyo. And nakaka-apekto din talaga yung ice na gagamitin nyo sa consistency ng smoothie, frappuccino, or frappe ninyo. Plus, kung gagawa kayo ng frappuccino, so ito yung, ito 16 ounce to, don't put too much ice, so wag sobra, at wag din ng sobrang konti. Why? Kapag sobra naman yung ice ninyo, titigas yung frappuccino ninyo, so yung consistency niya is maapektuhan. Plus, kung sobrang konti naman, watery, or konti lang yung makuproduce nyo na frappuccino. Ang gawin nyo, ito yung ma-advise ko guys, ito yung ma-advise ko sa inyo guys, is tama lang siya. So, kung may ice cooper kayo, kailangan saktong pang 16 ounce, pang 12 ounce, or yung gawin nyo is dito nyo siya mismo i-measure. So, yung cube ice, ilagay nyo yung cube ice dito, yung sakto, tapos yun yung panglagay nyo. Okay? Yun lang naman guys yung mga advice ko dun sa nag-comment sa akin. So, sana mapanood mo to para at least malaman mo yun yung dapat magawin. Yun lang, magsasara na kami. It's almost 8 PM na. So, ang schedule lang namin sa coffee cart is 3 PM hanggang 8 PM. Mag-close na kami. So, thank you guys for watching. And kung may mga questions pa kayo, please don't hesitate to comment down below. So, thank you guys. Please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!